Biyaya raw ng karagatan ang nangyari sa Rojas, Palawan. Ang mga naglalakihan kasing isda, eh pinupulot lang daw sa pampang. Ah, pakul. Yung dapak. Samaral. Kalalapad. Kilo-kilong isda, pinupulot lang daw. Wow! Hindi mo na raw kailangan pumalaot. Dahil dito, kahit low tide, kaliwat kanan ang mapupulot mong isda. Pwede ka pa nga raw mamili sa Samaral, buhay na buhay po, Talakitok, Kanuping, Danggit, at iba pa. Sa bayan ng Rojas sa Palawan, ang mga residente, sugod sa dalampasigan. Isang araw sa mga pabalik-balik dito para manguha ng isda, ang 29 anyos na mangingisda at vlogger na si Bong. Tuloy-tuloy pa po yung pakuha namin sa ganitong panahon dahil po medyo maganda yung ano ng dagat, medyo malinaw. Hindi po masyadong makakasira ng mga gamit namin pang fishing dahil ipagkumpara po natin sa January or February na kung saan ay malalakas po yung alon. Ang daming araw nito kada araw. Tinataya nilang nasa 10 kilo. Malaking bagay raw ito para sa mga tulad niyang lumaki na umaasa sa biyaya ng karagatan. Tuwing high tide, inilalatag ni Bong ang lambat. At kapag bumaba na ang tubig, ready na siyang mamulot ng isda na nakapasok sa loob ng lambat. Ganun lang kadali, ha? Kapag nag-arya po kami ng mga bandang alas 11 ng umaga, bali po mga 2 oras po yan yung pagitan, pwede na po kami mag-harvest ng isda. Ang tawag sa prosesong ito ng panghuhuli, pahubas-hubas, na tumutukoy sa pag-subside ng tubig. Ano-ano kaya ang mahuhuli mong isda, Bong? At makailang kilo ka kaya? Makalipas ang 2 oras na paghihintay, oras na para suyurin ang pampang sa mga nakatagong isda. Yung mga idol, nakaulit tayo ng pakol. Ito po yung pakol na ito. Marami talaga ito siya kapag nagpahibas-hibas kami kapag araw. Pero pag gabi po, bago madaling araw yung pandaw namin, halos wala itong ganito. At may technique raw sila, ha, para sa mas maraming huli. Mas madalas po yan nakukuha namin sa mga ilalim ng bato, sumisingit po yung mga isda. Kaya po kailangan namin buklatin yung mga bato para po makita namin at makuha namin yung mga samaral o danggit. Sa dinami-dami ng nagkalat na isda, si Bong nakarami ng isdang kanuping. Yan po, buhay na buhay pa po. Naibasa na lang dito. Umabot lang naman sa halos 6 kilong kanuping ang napulot niya sa loob ng mahigit 2 oras. Ang kanuping, huwag daw ismulin dahil naibebenta raw nila ito ng 120 pesos kada kilo. Dahil nakarami naman ang napulot na mga isda si Bong ngayon, ninarapat din nilang ibahagi ang kanyang mga napulot sa kanilang mga kapitbahay. Good vibes talaga! Kasi po marami rin pong mga kapitbahay namin na tumutulong sa amin. Bali po yung iba po, sinishare namin sa kanila o hinahatian namin sila. Kung may mga ibang isda na hindi na po pwede pang binta, ayan po, binibigay na namin sa kapitbahay namin, sinishare na namin. Malaking tulong po dahil hindi na ako magbibili. Malaking tulong po sa amin ito, pang ilang araw na po namin konsumo ito. Maraming salamat po dahil nabinigyan kami araw-araw ni Sir Bongbong po. Pagkatapos mamulot ng mga isda, siyempre, hindi rin namin papalagpasin na may pagluto tayo ni Bong. Bong, ano bang specialty natin dyan? Ngayon po, magluluto po tayo ng sinigang. Sinigang na samaral. Naku Bong ha, tawag pa lang ng potahe, eh nakakakilig na sa asim. Ang lutong ito ay lutong probinsya po. Ito po yung nahuli natin kanina na samaral or kitong. Ito po yung sisigangin natin. Konting ricado. Lagyan po natin ng asin.
sunod na natin ito yung ginayat na isda. Lagay na po natin ito yung itlog ng samaran. Inahon na po natin at lagyan na po natin ng kalamansi. Dito lang natin lalagyan pag inahon natin para hindi pumait yung sabaw ng ating sinigang. Sarap! Malinamnam, manamis-namis. O, diba? Masarap namnamin ang lutong isda kung ito ay iyong pinagtrabahuan. Isda! Sandamakmak na isda man ang nagkalat sa pampang ni Nabong ngayon. Uy, pagkarami! Uy, pagkarami! Wow! Wow! Hindi naman nila ito ay pinagdadamot sa kanilang kapwa. Dahil ang biyaya, patuloy na dadaloy kung ibabahagi sa iba. Maki-good vibes na sa amin ngayong gabi dito sa Good News. Wala po kaming straw dito eh. Strawless po kami. Ay hindi! Hindi pwedeng wala tong straw. Eh di ko na lang uminom nito. Kung ikaw ang makakasaksi ng ganitong eksena, aawat ka ba? Ang dating naglalaboy lang sa kalsada, ngayon, matagumpay na negosyante na. Gaano kalayo ang kayang lakbayin? I love you na akong. Anong hirap ang kayang tiisin? Inang OFW, sinurpresa ang anak na lalaki. Kayo mga kapuso, pabor ba kayo sa strawless policy sa mga resto? Dahil kasi rito, ang isa raw manager ay binuhusan ng soft drinks ng isang customer. Pinag-usapan online ang litrato ng isang manager sa fast food chain kung saan makikitang basa ang kanyang uniforme. Binuhusan daw kasi siya ng soft drinks ng isang customer. Ang dahilan, nagalit daw ito nang di mabigyan ng straw dahil sa ipinatutupad na strawless policy. Ang saloobin ng mga netizen, bumuhos sa comment section. Marami na kasi ngayon mga entitled. Akala mo kung sino mga Herodes. Bukong first thing mag-dine-in. Yan yung mga filingirang mayayaman eh. Hindi pwede yun na bubuhusan ako ng soft drink. Siyempre, magre-react talaga ako. Siguro, mainit yung ulo ng customer kaya nagawa niya yun. Maganda pong mas mabaw yung pasensya. Customer ko kaya German po. Pare-pares lang naman po tayong tao. Ang ganitong klaseng pambabastos, naranasan din daw ng service crew na si Juna. Drive-thru po itong customer na to. Ang request niya po is dapat walang dressing. Natataranta na din si cashier that time. So hindi niya na po na-inform si kabilang window. Pagkakagat niya may dressing, umikot ulit siya sa drive-thru. Then binato niya sa mukha. Then napayuko na lang yung staff ko noon. Sabi ko po, pwede naman po natin agad palitan yung product. Pero wag naman po sana datating sa point na ipapahiya natin yung mga tao namin. Kung ikaw ang makakasaksi ng ganitong eksena, aawat ka ba? Kasama natin ang ating kasabot na customer. Ate, pwede makahingi ng straw? At magpapanggap na service worker. Naku ma'am, pasensya na po. Wala po kaming straw dito eh. Strawless po kami. Ay hindi! Hindi pwedeng wala tong straw. Eh di ko na lang uminom nito. Umpisa na ang aktingan. Hello ma'am, ito na po yung order niyo po. Apo. Ate, baka pwede makahingi ng straw? Ay ma'am, wala po kaming straw dito. Ha? Bakit walang straw? Ang babaeng ito sa kabilang table, agad namang napansin ang komosyon. Wala po, strawless po kasi policy po ng ano namin na wala po kaming straw po. Ate, paano ko po iinumin to kung walang straw? O paano ko iinumin to ngayon? Wala namang straw eh. O di ikaw uminom na to? Yes, sir. Straw lang eh. Ang babae, mukhang handa nang ipagtanggol ang ating kasabwat. Ang lalaking ito naman, lumabas pa ng kainan. Saan kaya siya pupunta? Sige na nga at i-reveal na natin yan. Sir. Yung dibdib ko, ang lakas ng kabog. Yung parang galit na, gusto ko nang tulungan si ate. Lalo na nung binuhusan niya ng tubig. Parang nararamdaman ko yung napapahiya na ng sobra si ate. Buti sinabihan ako nito na ano, kasi kung hindi talaga, naku, nakita na ako nationwide na nagagalit din kay ate. Pero
namin ng ano eh, ng straw sa sasakyan kasi ibibigay na sana namin dun sa customer. Eh itong friend ko, talagang matulungin to eh. Naisip niya agad, lumabas, kumukuha na sa sasakyan, kumuha ng straw. Good job sa'yo, kuya! Spread the positivity! Pero paano kung hindi na usapang store policy ang ugat ng pagtatalo? Kunwaring pakikiusapan ng manager ang mga kasabwat nating customer na hinaan ng konti ang mga boses nila. Pero mamasamain nila ito at sadyang itatapon ang dala nitong pagkain. Customer is always right nga ba? In 3, 2, 1, action! Tawagan mo! Kanina ko pa tinatawagan. Di nga nagre-respond eh. Ikaw late ka na, dapat inintay mo na sila. Hoy! Andito pa din ako. At kaya, least nauna akong pumunta sa kanila. Kaya nga pinag-report tayo ni ate ka. Kaya nga, di ba? Eh, paano naman yung mga na-late? Mas gumaganti din. Pero at least... Sir, ma'am, pasensya na po. Pwede po pakihinaan niyo po yung boses mo kasi nakakahiya po sa mga... Ha? Eh, public place to! Wala naman nakalagay na bawal magingay dito, ma'am. Kasi sir, nadidistract po yung mga ibang customer po. Hindi, ate, hindi yung mga. Hindi na kasi kami nagkita-kita ulit. Ang babaeng ito, napatingin na sa pagtatalo. Ay, ang ate! Malakas po kasi yung boses niya, sir. Basag trip ka, te. Alam mo yun? Ngayon lang kami nagkita-kita dito. Alayo pa ng pinuntahan namin. Ang kasabot nating customer, itinoto na ang acting. Kakainis! Ayoko na nga niyan! Kakainis! Bakit naman po ganyan? Ang feeling ko, parang too much naman yung tatapunan mo ng water yung manager. Maybe, ano, mas okay kung pag-uusapan na lang ng maayos, di ba? I don't think anybody deserves to be treated that way. Service worker or not. Parang respect each other. Siguro, marami sila mga iniisip. Pag ang isang individual kasi ay merong parang nagkakaroon ng temper tantrums, irritability, frustration, maaaring unhealthy ang kanilang ways of showing their emotions. Ang tawag doon is displacement. Doon sa staff niya, dinisplace ang kanyang anger, ang kanyang emotions. De-escalate na. And be the bigger person dito sa mga situation na ito. Ayon sa Article 2217 ng Civil Code ng Pilipinas, ang sino mang makararanas ng mga moral damage tulad ng physical suffering, mental anguish, serious anxiety, pagkatakot, at iba pang kaparehas na pinsala ay mayroong laban sa batas at pwedeng makatanggap ng kabayaran para sa danyos. Sa kabila ng ganitong mga insidente, lumilitaw pa rin ang mga kwentong kainan na may dalang kabutihan. Tulad na lang ng lalaking ito na nanghingi ng tubig sa kainan pero ang ibinigay sa kanya, hindi lang inumin, abay, may pagkain din. Ano po bang kailangan ni tatay? Maya-maya po, lumapit na po siya sa counter area at nanghingi po ng tubig. Tinanong ko po siya na, tay, nagugutom po ba kayo? Sabi niya po, kung bibigyan mo ako, sige tay, wala pong problema, umupo na lang po kayo. Ako na po bahala. Kaya naman mga kapuso, ugaliin nating makitungo ng maayos sa lahat ng ating makakasalamuha. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda. Dahil ang pagrespeto, walang pinipiling tao. At abangan sa Good News! Inang OFW, sinurpresa ang anak na lalaki. Ang video nila, trending! Dating namumulot ng basura, nagsikap, at ngayon, may sarili ng negosyo. Ano kaya ang kanyang sikreto? Ang dating naglalaboy lang sa kalsada, ngayon, matagumpay na negosyante na. Masasarap na putahing yan, ang nagdala ng tagumpay sa negosyong kainan na ito sa Laguna. Over that 9 years, parang naka-500,000 kare-kare orders na kami. Pero sinong mag-aakalang ang nasa likod ng successful resto na ito na si Roy, eh dati raw nagbobote at dyaryo sa lansangan? Kasi syempre, may problema rin hinaharap yung family namin. So, kailangan namin mag-undergo sa kung ano man situation nung meron kami. Dahil sa financial problem at maagang pagkaulila, namulat si Roy sa pamumuhay sa lansangan. Nangangalakal siya ng mga bote para makaipon ng pera.
itong tapat ng restaurant ko, malaking bahay ito. Diyan ako, meron jeep na pumaparada dito. Diyan ako natutulog everyday sa jeep. Isang kapitbahay ang nag-alaga at kumupkup kay Roy noon, si Marie Chris. Ayon sa kanya, talagang madiskarte na raw si Roy maski noong siya'y musmus pa. Simula nung nakita namin siya doon sa labas na parang gabi na yun, hindi siya, wala siyang matutulogan eh. So since then on, halos dito na siya nagstay sa amin everyday. Alternate nga, either dito sa mga tita ko or doon sa amin. So parang family na. Doon ko na-prove, hindi siya related sa amin by blood, pero we treated him as talagang anak-anakan, family na talaga. Malaki raw ang kanyang utang na loob kay Marie Chris, na tumayo na rin kanyang pangalawang nanay. Pero ang buhay ni Roy, nabago raw nang namulat siya sa paglalaro ng basketball. Nung bata ako, simula nga nang naririnig ko lang na sabi nila, pag basketball player ka daw, pwede ka raw makapag-aral. Pinag-aaral ko na naman yung sarili ko through basketball. So at the age of 13 years old, nasa UAAP na ako all throughout. Mula sa pagiging manlalaro hanggang sa pagko-coach, naranasan na niya. Dito na rin siya nagsimulang makaipon. Pero ang puso ni Roy ay talaga raw nasa pagluluto at pagtitinda ng mga lutong pagkain. Passion ko talaga magluto kasi culinary naman ang tinapos ko eh. So gusto ko talaga maging magaling na chef. Ang kanyang food business, sinimulan daw niya sa isang lumang kariton na siya lang mismo ang gumawa. Nagsimula talaga to sa isang burger shop. So apparently lahat ng ginamit kong puhunan is scrap. Kababagyo lang nun, tapos may mga natumbang puno. Nilagari ko yung mga puno, yun yung ginawa kong upuan. Mula sa simpleng burger stand, nag-evolve pa raw ang food business niya sa isang ganap na kainan na nag-o-offer ng iba't ibang ulam. Ang mga recipe na nakasanayan ng madla, binigyan daw nila ng bagong paandar sa kanilang resto. Pagkaraan ng ilang taon, umusbong ito at nagkaroon ng iba't ibang mga branch. As of now, we have 5 branches. Scattered. Yung lahat ng ginagawa niya dito is all about sa family niya at para sa family niya. Pero pag nakauwi naman na siya ng bahay, make sure na may time naman siya to play with the kids. Hindi naman daw masisisi ang mga parokyano kung bakit nila dinarayo ang kainan ni Roy. Well, ito talaga yung isa sa mga sikat dito sa Kalamba. That's why kahit ano, tinry namin kumain dito. Sobrang sarap hindi na kahit hindi na pumunta ng malayong lugar, dito lang makikita sa Kalamba. Pero bukod sa mga loyal customer niya, may isang tao raw talaga na nais bahagian ni Roy ng kanyang mga luto. Walang iba, kundi si Marie Chris. Wala ako sa posisyon ko kundi nila ako inaruga. So ito yung family na yan. Tara, yan natin ng konti pansin. No? Ate. Ano? Ay ate, ito may dala ako sa yung konting ano. Papansit. Dahil sa lahat ng itinulong mo sa buhay namin. Ano, ito si ate kit, ito yung mami ko. Ito talaga yung lumaki mami ko dito eh. So, kamusta ka naman? Ito, trabaho pa rin. Like sabi nga niya, di ba? Parang ako na yung second mom niya. So, sobrang proud. Ang pag-aaruga ni Marie Chris kay Roy, nagpapatunay na wala sa dugo ang pagiging isang pamilya. At sa ganitong klaseng malasakit, pwede tayong humugot ng inspirasyon para umasenso sa buhay. At ang susi para makuha ang tamang timpla? Hindi ko alam yung word na give up. Hindi kasali sa words ko yung salat ng pagsuko. Laban lang na laban. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang magulang para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang anak? Gaano kalayo ang kayang lakbayin? Ingat ka dyan, ha? Nakilala namin ang OFW na si Irene, isang taon nang nagtatrabaho bilang factory worker sa Taiwan.
12 hours po yung pasok namin po. Yung pamumuhay na namin doon, kahit na minsan sardinas, itlog, noodles, okay na po yun sa amin. Basta makapagpadala na po dito sa Pinas. Ang pangingibang bansa, hindi naging madaling desisyon para kay Irene. Pero para sa kinabukasan ng anak, kahit mahirap, tiniis niyang mapalayo sa pamilya. Hindi lang isa na nawalay po sa anak na iniisip lagi kung okay siya kasi nahirapan po din po siya nung una. Hindi siya makatulog dahil ako, nasanay po siyang lagi niya akong katabi sa gabi. 6 years old lang daw ang anak na si Neil nang naiwan niya ito sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Bilang kaisa-isang anak, super close daw silang dalawa. Kaya nang umalis, naging mahirap din ito para sa bata. Lungkot po ko, tapos ano po, iyak ako. Gusto ko po yung magkasama kami ni mama ko po. Pag natutulog po ko, yung cellphone ko po, nakabuksan ko pa po para nakaharap po si mama ko po. Anong pagkain nyo? Kasama man si tatay at ang pamilya, iba pa rin daw kasi ang pagmamahal ni nanay. I love you na akong. Love you po. Miss you. Kahit gaano kahirap kumayod sa ibang bansa, kakayanin daw ni Irene makapagtapos lang ng pag-aaral ang anak. Sobrang hirap po kasi gusto mong magpakananay sa kanya, pero gusto mo rin kumita para sa kanya. Pero pagkatapos ng isang taong pagkakahiwalay, si Irene balik Pilipinas. At ang gimmick sa video ng pagsurpresa sa kanyang anak, trending! At umantig sa puso ng mga netizen, umabot lang naman ng 2 million views. Sinabihan ko yung mga pamangkin ko na pumunta na sa fast food po para mag-antay po sa akin. Nawala po sa isip ko yung ano po gagawin ko po noon. Kaya nung ano, sinubuan ko na lang siya ng price noon. Kasi parang gusto ko na siyang yakapin noon. Excited na rin. Nang makita raw ni Niel ang sapatos at kilay ni Irene, agad daw niya itong nakilala. Isang taon man daw niyang hindi nakasama, kabisado niya ang maliliit na detalye tungkol sa ina. Hawakan ko na yung sunglasses, masaya na po ko. Umiyak na po ko doon. Bakit ko umiyak noon? Si mama ko po, nagsusurprise. Sobra ko po siyang na-miss. Dahil hindi raw nakasama ni Irene ang kanyang anak sa kanyang birthday, ngayon daw ang panon niya para bumawi. Binilan ko siya ng sapatos, then damit, and then nung pag-uwi, nagpunta po kami ng Zambales po. Nag-outing po kasama buong pamilya. Sinusulit na rin ng mag-ina na magkasama sila sa bahay. Ang paborito nilang bonding na panunood ng mga movie, at ang pinaka-namiss nila, ang matulog ng magkasama. Pero ang bonding ng mag-ina, muli na namang matutuldukan. In-explain ko po sa kanya na kailangan po na kung umalis. Isang bata na sorpresa nang ang mag-deliver ng pagkain niya, eh ang kanya palang OFW na ina. Inang OFW, sinurpresa ang anak na lalaki. Ang video nila, trending! Pero ang muling pagsasama ng dalawa, nalalapit na namang maputol dahil pagkatapos lamang ng 2 linggo, si Irene babalik na muli sa Taiwan. In-explain ko po sa kanya na kailangan po na kung umalis para po matapos po yung bahay namin, para magkaroon po ng sariling bahay, and then makapag-ipon po para magkaroon po, makapatapos po sa pag-aaral po.
Kaya naman, bago bumalik ng Taiwan si Irene, may sorpresa ang good news sa kanilang pamilya. Thank you po, ma'am. Salamat po. Gutom pa naman ako. Gutom pa naman ako. Nung di pa ako nakakaalis, sinusubuan ko pa siya, ganyan. Ngayon, mag-isa na po niya. Kaya na niya. Sarap naman niya. Masarap? Ang mag-ina, may sorpresa rin sa isa't isa. Yay! For dessert, may baon din sa Irene na favorite ng kanyang anak na donut. Wow! Thank you po, Mama. Siyempre si Neil, hindi papatalo. Mama, may surprise rin po ako sa'yo. For you, Mama. May pa-flowers. At pa-sapatos pa kay Mami. Sigurado raw na tatandaan niya ang disenyo nito para sa muling pag-uwi ng kanyang Mami Irene, mabilis niya ulit itong makikilala. Ako nga niyang babawi. Ako, ikaw naman babawi. Hindi lang yan, may pabaon pang letter si Neil para kay Mami Irene. I love you, Mama. Mag-iingat ka po dyan sa Taiwan. Alagaan mo sarili mo, Ma. Mimiss po kita. Thank you sa sakripisyo na binibigay mo po sa akin. Para sa'yo na ako, lalaban pa si Mama. Magtitis si Mama. Sasakripisyo muna tayo ngayon. Para sa'yo. Basta mag-aral mabuti, ha? Muli mang nagkahiwalay, ang mga nabuo nilang alaala, magsisilbing inspirasyon sa gitna ng paghihintay. Talagang ang pagmamahal ng magulang, walang kapantay. Kaya saludo kami sa mga kababayan nating overseas Filipino worker sa sakripisyon nyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Love you. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na po ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Ano mang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend po sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, hashtag pang good news yan. Naway na good vibes po kayo sa ating kwentuhan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!